Happy Lord's Day at salamat sa Diyos sa tayo tinipon ngayon. Salamat dahil binigyan tayo ng kalakasan magkasama-sama at ngayong hapong umagang ito. Ating sineselebrate ang Lord's Day at kasama noon sa simula pa lang. Salamat sa pagtuturo ni Brother Richard sa ating devotion at sa paglead sa prayer. At ngayon naman po, I'm gonna share my insights regarding the recently concluded Knowing Sin Conference kay ni Dr. Mark Jones. Blessed po tayo na nakarating tayo doon. Hindi talaga ako nag-register, bali si Sister Pearl yung nag-register, pero may mga circumstances kaya hindi siya makarating. So ako yung replacement. Tapos sa kanya na lang yung libro. Kasi syempre, siya nagbayad. Ayun. So, napaganda nung first day, pati yung second day, ganda ng mga topics, pero hindi na ako naka-attend ng second day dahil I needed to rest. Medyo hindi maganda yung gising ko nung kahapon, tapos Lord's Day pa ngayon, so I had to, conserve my energy. But nevertheless, sa day one pa lang, marami na akong natutunan. So, isa-isahin ko lang muna yung mga naisulat ko sa notes ko, and then later on, I will give my yung pinaka-insight na natutunan ko. Una, syempre, define ni Mark Jones yung sin at kung ano ito. For preliminary, isa sa mga na-take note ko doon sa sinabi niya, it takes everything that is beautiful and makes it ugly. It takes everything that is beautiful and makes it ugly. Napaka-profound nung statement na yon na ang sin ay nagpapapangit ng mga bagay. No? When God created the heavens and the earth, He said it was good. It was perfect. Created ang man and women sa image ni God. At ito ay perfect in a sense na we bear the image of God in its perfection. And what happened was when sin entered entered man, it became ugly. Lahat ng pangit ay lumabas. So bago ako magpatuloy, nais ko lang basahin yung pinaka-text ng aking insight na i-share sa inyo ngayon. And we will pause for a prayer. Sa Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 24. Hanggang 32. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do. In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greed, to practice every kind of impurity, but that is not the way you learn Christ. Assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let's pause for prayer. Lord, as we study this, as I share my insights to the recently concluded Knowing Sin Seminar, we pray that you grant us wisdom. May we learn from this, and may you help us understand and catch the principles on how we can deal with sin, how we can mortify sin, and how we can live in obedience to your word. We thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yung preliminary po na binasa ko kanina, yung unang punto na nag-hit sa akin is, sin takes everything that is beautiful and makes it ugly. Sa session 1 pa lang to. So, nilatag po ni Mark Jones na ang ginagawa ng kasalanan ay kinokorap nito yung mabubuting bagay, yung magandang bagay. At ganun na ganun po nangyari. Hindi lang sa history ng mundo, kundi sa history ng universe from the time when Lucifer, the time when Satan fell from heaven, before he fell, sabi doon, he was beautiful, maganda. Siya ay perpekto rin sa imahe ng Panginoon, sa pagkakalalang ng Panginoon sa kanya. Meron siyang magandang ministeryo na pinaglagyan sa kanya ng Panginoon. But when pride, sabi doon, yung kasalanan ni Satanas ay yung pride, yung pagmamalaki sa Diyos, ay nag-set in sa kanya, it corrupted him. It corrupted him from the innermost being to the outermost. At kasama doon, one-third of angels sumama sa kanya o sinama niya sa kanyang kasalanan, sa pride. So, after that, nakita natin yung beauty na ginawa ng Panginoon. Satan is a created being, was corrupted. May makita pa ba kayong maganda ngayon kay Satanas? Satan is the epitome of ugliness. He is the epitome of evil. He is evil. Siya yung kasamaan. Siya yung example, best example ng kadiliman, ng kasamaan. At ito ay kabaliktaran. It is a direct corruption or direct or reversal ng beauty naman ng Panginoon. And the beauty of God reflects ito yung gusto kong ma-realize natin kung anong nire-reflect ng beauty ng Panginoon. The host of angels na 24/7 umaawit, nagde-declare ng holy, holy is the Lord God Almighty. They're actually describing who God is in His beauty. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Pinakikita doon yung kung sino ang Panginoon, kung ano yung dinideklarang imahe ng Panginoon, and that's the reversal o yung kabaliktaran ng kasalanan. Kasi Satanas naman, he's full of evil, he's full of sin, and corruption. At ganun din ang nangyari sa tao. When sin entered the world through Adam and Eve, nakita natin yung beauty na ginawa ng Panginoon when He said it was good, yung creation niya, the heavens and the earth, the plants, the trees, the mountains and the valleys, the beasts of the field, the birds of the air, the fish of the sea, and then the men and women. Yung kinate ng Panginoon, it was all good. When sin entered the earth, dito yung statement ni Mark Jones, it takes everything that is beautiful and makes it ugly. At ganyan ang ginagawa ng kasalanan. For example, money is beautiful. Why? Because it is something that we can enjoy and give glory to God with, and napoprovide nito yung pangangailangan natin, nakakakain tayo sa pamamagitan nito, nasisecure nito yung ating mga pangangailangan. But when sin corrupts it, it gives a very dark image. Marami ang namamatay dahil sa pera.
Maraming relasyon na nasisira dahil sa pera. Because of the corruption of sin. Tandaan natin? Ang sabi ng salita ng Diyos? Money is the root of all evil? Tama ba? No! Money is not the root of all evil. Rather, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salapi ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Makita natin na kinokorap yung mabuting bagay. Now, isang statement na another statement na nag-hit sa akin. I'm sharing this sa mga notes ko lang ha, so bear with me. The problem of the world begins in my own heart. When he said that, it made perfect sense to me. Ang problema ng mundo ay nagsisimula sa aking sariling puso. Okay? Pinaproblema niyo ba ngayon ng climate change? Pinaproblema niyo bang pagtaas ng presyo ng sibuyas? Apektado ba kayo? Apektado tayo, di ba? Yung climate change, whether maniwala ka o hindi, ako hindi ako naniniwala because the definition of climate change ng mga woke activists, ng mga environmentalists ay hindi fit sa biblical view ng isang mananampalataya. It doesn't fit. Pero kung titignan natin, these are problems. At sinisisi nila ito, saan? Sabi nila, bawasan natin yung mga tao sa mundo. Kailangan ng purging. Kailangan mabawasan. Maraming dahilan ng pagkasira ng mundo ay yung carbon emissions at nagkakaroon ng carbon emissions dahil sa tao. Dahil sa mga factory and whatnot, mga ganyang bagay na yan. So, nakikita natin, may pinapoint out na origin ng problema ng mundo ang bawat tao. But if you look into the very core of the problem is it's you and me. It's us. Tayong pinaka ugat ng problema, it begins in our own heart. Sa pinaka kaibuturan ng ating puso. Now, gusto ko basahin natin, balikan natin yung sinasabi ng aklat ng Santiago in James chapter 1 in verse 13 to the following verses. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Saan daw nasisimula? Sa kanyang sariling desire. When John MacArthur was asked, saan nag-originate ang evil? Paano magkakaroon ng evil sa langit? Eh, langit na yun. Eh, paano nangyari na nakurap pa si Satanas? Saan? Paano ito nagmula? Sabi ni John MacArthur, I don't have a categorical answer, a straight answer with that. But what I can say is, Satan was responsible with his own action, with his own desire. Hindi natin pwedeng sabihin kay God nagmula ang evil in a sense na naglagay siya ng evil kay Satanas para siya magrebelde sa kanya o kay Adam and Eve. No. Dito, in-explain ni James, it starts by our own desire. Sa ating sariling pagnanasa. When Satan fell of his pride, anong desire niya? Nagbago. No? Nagbago. And sabi ni R.C. Sproul, doon daw na-express nung mga angelic beings sa kanilang will, yung choosing nila. At minsan lang sila pumili, kung paano ang Diyos minsan lang pumili from the foundations of the earth, at yung mga anghel ay pumili din. At anong pinili ng mga anghel na bumagsak kasama ni Satanas? They chose to rebel against God following their desire. Nagsimula yun sa kanilang pagnanasa. Desire is not evil in itself. Hindi masama yung evil. Hindi masama yung desire. The word desire can be good or bad, kung ano, depende kung ano yung pinagnanasaan mo. For example, I am desiring my wife. That's good. That's beautiful. That's love. That's my wife. But if I desire another woman na hindi ko naman asawa,
Ano yun? Ano yun? Ang tawag doon? Ha? Adultery! Tama! Desire pa lang yun, ha? Sabi ni Christ, pag tumingin pala sa babae na may pagdanasa, nang commit ka na ng pangangalunya, matindi. Ano po? And that is lust. Ito napaka, ano sa akin, to mind-blowing, no? Yung lust kasi, the sin of lust. Yan. But when Mark Jones defined it in its proper context, when we talk about desire, lust is not evil in itself. If I'm lusting for my wife, sabi niya, hindi yun masama kasi desire ko yung wife ko. But if I'm lusting over someone na hindi ko asawa, doon na nagkakasala. So, anong pinag-uusapan natin dito? Ang statement kanina is, the problem of the world begins in my own heart. Nagsisimula sa sarili nating puso. Tayo yung problema. Tayo yung nagkakasala. Tayo yung may pagkukulang sa Diyos. Tayo yung nagre-rebelde. So, we must identify that. First, sin corrupts everything. It takes hold on. It corrupts everything beautiful. Second, sa nagsisimula yon, sabi sa ating mga sarili, tayo yung pinaka-pinagmumula ng problema mula sa ating mga puso. The Garden of Eden was beautiful. And it took a couple of human beings to destroy that beauty, to corrupt that beauty. Sunod po. So, una, it takes sin takes everything that is beautiful and makes it ugly. Second, the problem of the world begins in our own heart. The third one is the devil will bear children like himself. The devil will bear children like himself. There is this reality sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang Christian, that we are now children of God. Amen. Are we children of God? Tayo ba'y anak ng Diyos? Sinong naniniwala na tayo anak ng Diyos? Say amen. Reformed na kayo, hindi na kayo nag-i-amen. Yabang nyo, ha? Say amen. We are children of God. Anak tayo ng Diyos. Bakit natin nasabi? Because we exemplify or na ipapakita natin ang pagiging anak. Kung paano pinapakita, dinidisplay din yung pagiging anak ng Diablo. Sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 4, sabi dito sa verse 17, now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as Gentiles do. In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learn Christ. Assuming that you've heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds and put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. When God created Adam and Eve, He created them in His image. Amen. When He created them, men and women, man and woman, they were created in His image. At yung kanilang binibear na image na yon ay pagpapakita na sila ay creation ng Panginoon, anak ng Diyos. Pero there is this truth na sabi ni Jesus Christ, those who are born of the flesh are of flesh. And those who are born of the Spirit are of the Spirit. May question ng conference. Bakit, ano yung pinagkaiba na ma-enjoy natin yung pagiging anak natin ng Diyos sa time ni, compared sa time ni Adam and Eve? Bakit mas blessed tayo? Ang sagot ni Mark Jones, because when Adam and Eve was created, they don't have the benefit of looking at the cross or having that benefit that Christ died for them. Onset. Create na sila. Perfect. Tama. Wala silang ganong experience ng redemption yet. But us, when we were created in the image of God in a new birth, yung sinabi dito,
and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. We're created literally in the image of God. A new person. Kaya bilang believers, anak tayo ng Diyos. It's mind-blowing to me to look at it in that perspective. Kasi in comparison to Adam and Eve, may kalamangan tayo kumbaga sa experience natin ng new birth in a sense na when we were regenerated, eh tayo pinanganak na muli. Si Adam and Eve, nung create sila, they were just created. No? Sila yung naka-experience at very unique din yung experience nila na yun. Wala na ibang ulit creation after Adam and Eve na tao, no, na masasabi natin na origin ng man. Sila lang yun. Samantalang tayo, nung tayo ay na-regenerate, tayo rin yung naka-experience na, oh, Christ died for us. Now, paano na-enjoy ni Adam and Eve yun? By looking at the future. Nadala natin yung sinabi ni God kay Adam and Eve regarding the proton evangelion, that the birth of the offspring of the woman, it will strike the head of it will crush the head of the serpent, and the serpent will strike his heel. Nandun yung gospel, nandun yung death, burial, and resurrection of God, of Christ, in a nutshell. And Adam and Eve was looking forward to that. Tayo, na-experience natin yung rebirth in actuality after nung the fact that Christ, what Christ did on the cross. But nevertheless, whether you're an Old Testament saint or a New Testament saint or a modern day saint, in a sense na tayo nasa modern times ngayon, all of us are sons and daughters of God. And we bear the image of God. Nandun yung hindi lang yung image na from the creation, na lahat ng humanity, whether you're a believer or non-believer, binibear mong image ni God, this image is much clearer. Kasi nakita natin yung Christ-likeness. Ngayon, lahat ng pinanganak sa laman, corrupted, somehow, pag tinignan natin sa scriptures, especially in the book of 1 John, nagiging definition na ng children of the devil, everyone who is born of the flesh, na hindi na born again. And to be the children of God, you must be born again. So, the devil will bear children like himself as God bears children like himself. Another thing is, authority and pride is the main issue of the devil's sin. Ulitin ko, authority and pride is the main issue of the devil's sin. Because Satan wants to usurp the power of God, the authority, the throne of God. Ganon din yung gusto niya mangyari. That's why he makes children na susunod sa kanya. Masabi niya, oh, anak ko yung mga yan, makampun ko yan. He wants to take that place na hindi siya, wala siyang kapangyarihan mag-create, but he can corrupt. Ulitin ko ha, wala siyang creative power kagaya ng Panginoong Diyos, but he can corrupt. And he corrupts people. And with that, pinagmamalaki niya sa Diyos na kung paano yung mga anghel na tumalikod sa Diyos, kasama niya, ay naimpluensyahan niya, pinapamukha niya sa Diyos din na ito ang aking kaharian. Ako'y ama. Kung ama ka, ama rin ako. Pero, makikita natin, tinalo ng Diyos yung kanyang kapaluluan. Imagine, it takes miracle to create the universe in 6 days. Let alone, yung humanity in 1 day, on the 6th day. But God redeemed everyone. Lahat ng kanyang mga hinilang at pinili sa loob lamang ng 3rd araw. When he died, he was buried, and after 3 days, he rose again. At panahon na yun, hanggang sa panahon na ito, ang miracle of regeneration is as almost as instantaneous kung papaano when God said, let there be light. It's a miracle. Kapangyarihan ng Diyos ang i-display. So gusto, take ni Satan yung authority and pride
And that's the main issue of the devil's sin. At yun din yung ating pinaglalabanan. But the principal sin of Satan is unbelief. Unbelief. Hindi na siya naniwala sa salita ng Diyos. Kung paano, ganun din yung temptation kay Adam and Eve. Talaga bang sinabi ng Diyos? Satan was casting doubts on their hearts. At ganun din yung naging issue ng principal sin ni Adam and Eve. It's the unbelief of the Word of God. Another point na gusto kong i-share sa inyo na natutunan ko doon, very rarely one commits one sin but the hosts of it. Very rare na gumawa ng kasalanan ng isang tao na isa lang. Ngunit ang kasalanan ay nanganganak ng marami pang kasalanan. Very rare yung isang kasalanan one time tapos na. It all, kumbaga, nanganganak ito ng mas marami pa. Ang ginamit nga na word ni Mark Jones is hosts. Marami. Babanong heavenly host ay marami, innumerable. Ganon din sa ating kasalanan, marami rin tayong naikokonect ng kasalanan. Sabi nga ng kasabihan, kapatid ng magnanakaw ang ang sinungaling. Kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Bakit? Yung nagnakaw ay nagsisinungaling din. O yung sinungaling, mamaya magnanakaw. Okay? Hindi ito isang kasalanan na isa lamang, na solo lang. For example, when David fell into sin, anong sin ang kinumit niya? Adultery. Diba? Pinanood niya, naliligo si Bathsheba. Tapos pinatawag niya. Sinipingan niya, nabuntis niya. Nangalo niya siya sa kanyang asawa. Pati sa asawa ni si Uriah, asawa ni Bathsheba. And then, para pagtakpan yung kasalanan niya, nagsinungaling siya. Gusto niyang palabasin na ito anak ni Uriah. Hindi nag-cover up yung sin. Gusto niya pang takpan. Ang ginawa, pinapatay niya si Uriah. So, adultery, lying, murder, at marami pang ibang kasalanan. Nakita natin na nanganganak ito. And ganun din ang nangyari kay Adam and Eve. Adam and Eve broke the Ten Commandments. Ganda ng pagkakalatag dito ni Mark Jones. Pag tinignan natin yung Ten Commandments, makita natin na lahat ng kasalanan, na lahat ng batas doon brinik ni Adam and Eve when they ate the forbidden fruit of the knowledge of good and evil. Come to think of it, kung paano nangyari. May isang example doon na pagdating sa adultery ba yun? Covetousness? Tama ba? Murder. Thou shall not murder. Paano siya nag-commit ng murder? In-explain ni Mark Jones, ito, ang ganda ng pagkakalatag niya kung paano nag-commit si Adan ng murder. Ang sabi ng Panginoon, you will die if you eat of this fruit. Pero, in a sense, yung kanyang ginawa ay hindi lamang suicide, no? Hindi lamang suicide, but it's also deicide. Alam niyo yung deicide? D-A-I-C-I-D-E, banda yon. May deicide na banda, satanic na banda, Antichrist. Yun yung unang encounter ko sa word na ito, sa banda na yon. Pero, ang ibig sabihin kasi ng deicide, kung paano infanticide, pagpatay ng baby, homicide, pagpatay ng tao, homo, di ba? Homicide, and then suicide, self-killing, yung deicide, pagpatay ng Diyos. Hindi siya nag-succeed in killing God, but his sin was an attempted murder of God. Grabe yun, no? He committed an attempted murder. How? Bakit? Gusto niyang kung anong ginawa ni Satanas, tanggalin sa posisyon ang Diyos. Huwag paniwala ng kanyang salita, ganun din. Inaatake ni Adan ang salita ng Diyos. Gusto niya itong gupuin, gusto niya itong pabagsakin, gusto niyang patayin ng Diyos in that sense. Grabe yun. Kaya, pag tinitan mo yung wrath of God, ganun katindi. Yun pa lang yun, ha? We can talk whole day kung paano niya nakumit yung lahat ng sin na yun. Yung Ten Commandments, paano ito na-break. Pero gusto kong makita natin na ganun ka-grievous yung sin
na kinumit ni Adam, kaya ganoon na rin lang yung wrath ng Panginoon. Na bubulid tayo sa impyerno kung di tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. So, session 1 pa lang yun, ha? Meron pa. Adam's sin is internal. Internal cause yung kasalanan ni Adan because of his free will. And the external is a serpent. Internal, yung binasa natin kanina sa James, yung desire, nandun na, nakita niya, nakita ni Adan at ni Eva, ang ganda ng puno ng bunga, nagkaroon siya ng desire to eat. Is it already sinful to desire to eat the fruit? Masama na ba kagad yun? Tignan natin, ha? Bear with me. Kapag may nakita kang pagkain na wag bawal mong kainin, nagkakasala ka na ba? Bawa, may diabetes ka. Tapos, tawag dito, bawal sa'yo yung cake. Bawal. Pag kinain mo yun, somehow, nagkakasala ka kasi nagbe-break ka ng rule na bawal sa'yo yun for your health. You're putting yourself in a detrimental state dahil sa pagkain ang pinagbabawal. So, is it already sinful? Have you already committed sin? Kung na-imagine mo, sarap no, no? Yung kinakain mo yung cake, ninunguya mo, tas ang fluffy, yung icing, yung filling, sarap. Nandun yung desire mo, is it already sinful? In explaining to Mark Jones, these things, yung mga external causes na nag-stimulate sa atin ay pinagmumulan din ng mga sins na nag-desire tayo. Somehow, these sins are, may tinawag siyang term na hindi lang siya internal, but rather it is hindi subconscious eh. Teka, check ko lang yung notes ko, ha. Involuntary. Bawa, tahimik ka lang. Bigla na nag-flash sa isip mo yung nagpapatayan. May sinasaksak. Bigla na lang nag-flash sa isip mo. O isang babaeng malaswa, yung damit. Our mind is so active na it can process images kahit subconscious natin. Involuntary. Okay. Pag sinabi ko, green apple. Sino nakita ng green apple sa mind niya? Ngayon, pagkasabi ko. Nakita kayo, di ba? That's external stimulant. Sinabi ko, green apple. Nakita kayo, green apple. But however, our mind is created by God or somehow na-corrupt din ito na instead of thinking pure things lamang, godly things, dahil sa corruption and sin, nakakaisip tayo random evil things. Naisip ko, kunyari, pag nanakaw, the act of stealing, naisip ko lang, o nag-cross sa mind ko yung Ocean's 11. Alam niyo yung Ocean's 11? Yung mga magnanakaw, yung movie na nagnanakaw sila, ganyan. O si Lupin na lang, si Lupin. Evil ba si Lupin? Evil? Magnanakaw siya. That's evil. That's bad. Tama? Wala magsasabi na, Robin Hood naman si Lupin eh, nabibigay naman siya sa mahihirap or whatever. But the reputation that he has is he's a thief. Nagnanakaw siya. So nakita ko si Lupin sa imagination ko, nagkasala na ba ako because I'm thinking of something evil. Something evil. Now there is this understanding that sin is, those thoughts are involuntary. Sumagi siya sa isip mo. So, culpable ka ba nun? Pwede ka bang kasuhan? Pwede ka bang akusahan na ikaw'y nagkasala dahil nag-cross sa mind mo yung something evil? Hindi mo siya actively iniisip, but involuntary iniisip mo. So, to understand it, to put it in a proper perspective, yes, it is not sinful in itself kung bigla na lang nag-cross sa mind mo kasi hindi mo naman kontrolado. But, you are still responsible. Bakit? Because it is your brain. It is your faculties, your consciousness, kahit subconscious yun, yung sabihin yung conscious effort ng neurons mo, ng mind mo, yung gumana. Ikaw pa rin yun. Whether involuntary or voluntary, it is you. Paano kung involuntary, gumalaw yung kamay mo? Narinig nyo na yun?
Eh, gumalaw yung kamay ko. Di ba? Pwede mo isisi sa Satanas yun? Pwede ba? Na-possess ka? Eh, kapag ka na-possess ka, pumatay ka, you're still a murderer. So, in that sense, all sin are voluntary. Voluntary lahat ng kasalanan. All sin are voluntary. All will is voluntary, but not all thoughts are voluntary. Yung will natin, voluntary yun, kasi wala namang tumutok sa ulo natin kung saan ng barel para dyan ka umupo sa kinaupuan mo ngayon. Pera na lang sa mga sinabi akong kanina, umupo kayo sa... Pero kahit pa paro, kayo rin pumili sa inaupuan nyo ngayon. The point here is, sin is voluntary. We cannot blame anyone sa ating pagkakasala. May internal and external causes. Internal causes, that's you. External causes, sino? Si Satanas. The evil things around us. Hindi rin natin pwede isisi lahat kay Satanas kasi nga meron din tayong depravity. We can sin by ourselves. Adam and Eve was tempted as Christ was tempted. Anong kinaiba ni Christ kay Adam and Eve? Ba't hindi sila nagkasala si Christ? Because Christ has no corruption in him. There is no evil desire in him. He is incapable of desiring evil. He is incapable of desiring evil. He is holy. Inside and out. Kaya kahit anong temptation na external, yung sinful thoughts na inject sa kanya ni Satanas, eh walang epekto. Pero kay Adam and Eve, isang push lang. Sarap naman ng prutas na ito. Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo? Yung ba sinabi niya? Na-insecure lang yun sa inyo kasi magiging para kayong Diyos di kayo mamatay. Napukaw yung desire, yung evil desire. Ngayon, siguro, ilang beses nang padaan-daan doon si Adam and Eve, nakita nila mukhang masarap yung ano, yung bunga. Pero hindi naman agad sinunggaban at kinain. But the desire was there. Nandoon yung thoughts. Voluntary man or voluntary. But when they committed sin, it was all voluntary. Napakaganda po nun. Another thing, whether it is voluntary or involuntary, we are still responsible. Involuntary thoughts do not bypass our mind or our brain. It doesn't bypass. Hindi nito nililiban ang isipan natin o ating utak. Now, if you don't pray against sin and mortifying sin, involuntary sinful thoughts will continue to jump up. Ulitin ko ha. If you don't pray against sin and mortifying sin, involuntary sinful thoughts will continue to jump up. Ganito ang nangyari kanila Adam and Eve. They were passive. Naging passive lang sila. Nandiyan na si serpent, pakipag-usap ka pa. Nagsabi na siya ng masama laban sa Diyos, hindi mo pinagtanggol yung salita ng Diyos. Nakipag-usap ka pa. Unless you are active in mortifying sin and praying against sin, and voluntary sinful thoughts will jump up and then eventually the involuntary will become voluntary. Okay? Napakagandang punto, no? Ulitin ko ha. If you don't pray against sin, if you don't mortify sin, it will soon become a voluntary sin. Yung involuntary sinful thoughts magiging voluntary sinful action. Ano yung mga internal temptations? Inclination and propensity of is the desire. Yung inclination ng heart natin. Since meron na tayong indwelling sin, may inclination tayo to do evil. We have to mortify that. And then after that, yung internal temptation ng inclination natin sa isang sin, pag hindi natin na-mortify, dinideliberate natin. Sinful na rin yun, pinaplano mo. Okay? Nagpaplano ka kunyari magnakaw, pinagpaplanuhan mo, paano mo kukupitan yung nanay mo? Paano ka mangungopya? Paano ka gagawa ng paborito mong kasalanan? Sineset up mo na yung buhay mo just to commit that sin. Pinagpaplanuhan mo na. Even murder ay pinagplanuhan. And that's deliberated. So, nag-start siya sa inclination and propensity. It's a desire. And then,
continue ito sa deliberation kasi hindi siya minortify. And lastly, magkakaroon ka ng resolution. At ano yung resolution? It is the act of voluntary sinning. Wala magsasabi dito kasi ano eh, hindi ko naman sinasadya magkasala. Hindi. Kaya nga, for the wages of sin is death. Pero ba't pag nananalangin tayo, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagsalangsang, sa aming mga pagkakasala, sa jaman o hindi. Bakit? Because there's this involuntary part ng ating sinfulness that we must recognize. We must understand na hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos na, hindi, ako, hindi naman ako nag-participate kasi hindi ko naman ginawa. Inisip ko naman. Ganun katindi yung kasalanan na sinisira niya, nagsisimula pa lang sa loob ng puso. So, yung cascading action, nag-start siya sa desire or lust. Ang lust eh, hindi lagi sexual in nature, no? Yung lust, for example, Adam and Eve lusted for that forbidden fruit. So, nag-start siya sa inclination and propensity ng desire na yun. Second, nag-deliberate, nag-plan ka. And third, yung resolution or you acted on your plan. Now, to enjoy the act, to enjoy yung sin is to aggravate sin. Parang ano yan? Sino nagkaroon ng sugat sa tuhod? Diba? Pag gumagaling na, kung kailan yung malutong na yung langib, sarap bakbakin, makate. Na-aggravate mo yung sugat, imbis na gumaling siya, lalo siyang lumalala. And that's what happened when we tend to enjoy sin. Men and women who believes Christ, genuinely saved, must not enjoy sin. We sin, yes, hindi natin naiwasan tuluyan ng pagkakasala sa mundong ito, but we can mortify it, we can fight against it, we can pray against it, pero we must not enjoy it. Magkaroon dapat tayo ng hatred towards sin, or ang tawag doon, yun nga, hatred towards sin, magkaroon tayo ng pagkamuhi sa kasalanan. And then, boasting about the act is worse. Meron ng in-enjoy na yung sin, meron pang nagmalaki sa kasalanan na yun. And last is, the deliberate repetition is the most sinful. Yung inulit-ulit pa yung kasalanan, yun na talaga yung pinakamakasalanan. Itong tatlong binanggit ko na in-enjoy yung sin, pinagmamalaki yung kasalanan, at sinasadyang ulitin yung kasalanan, this should not be the case for any believers who falls into sin. Ito dapat yung hindi natin nagagawa. But to be honest, dumarating tayo sa punto na to. We deliberately enjoy and boast about our sins. We celebrate sin. Dumarating tayo sa punto na yon. And it takes the word of God to rebuke us, to shake us into consciousness na hindi tama yan, kapatid. Hindi tama yung ganyang ginagawa. Kaya nga nandyan ang church discipline. Bakit may part doon na kailangan excommunicate? Kasi umaabot sa punto na kahit totoong mananampalataya, umaabot siya sa punto na na-aggravate niya yung sin by enjoying it, pinagmamalaki niya yung sin, at higit sa lahat, inuulit niya yung kasalanan. Hindi siya naging repentant. If you want to be self-righteous, just view sin as an act, not thoughts. It's only the Pharisee who will say, salamat sa Diyos at hindi ako kagaya ng publikanong ito, tax collector na ito. It's only the Pharisee, a hypocrite, a self-righteous person will have that thought. Bakit? Hindi ako kagaya niya, pero yung takbo ng isip niya mas worse kesa dun sa taong yun. At anong ginawa ng publikano na na-justify? Sabi, hindi man lang siya makatingin sa langit. Kanyang kinakabog yung kanyang dibdib. Dinadagukan yung dibdib niya. Sabi niya, panon, patawarin mo ako, hindi ako karapat-dapat. Siya yung may humility. Hindi niya na-enjoy yung sin. Hindi niya pinagmalaki yung kasalanan niya. At hindi niya inulit. Bakit? Nag-repent na siya eh. Pinatawad siya ng Panginoon, and that should be our trajectory as believers. So, session 1 and 2 po yun. Kalahati lang ng session 2. At dito ko muna tatapusin. Babalik ako sa text natin just to conclude my insight. Sabi dito,
one thing I've learned, sin can be identified properly by believers and must be identified by believers properly. Kung hindi natin ma-identify yung sin properly, how can we deal with it? Parang cancer yan. Anong klaseng cancer? Kailangang, ang tawag doon, i-biopsy. Saan nakalagay? Gaano kalaki? Kailangan ba itong i-chemo o operation? Kailangan siya ma-address properly. So we must understand sin properly. Because this is the doctrine that most believers or most churches have shied away against. Parang nakakalimutan ng pag-usapan ng kasalanan. And marami, deliberate, iniiwasan pag-usapan ng kasalanan. Hindi pinipreach ang sin. No? Salamat sa Diyos na may makagaya ni Dr. Jones, Dr. Mark Jones, na nagsusulat at nagbibigay ng ang Pilgrims, anong pangalan church nila? Mga kapatid nating Presbyterian na nag-host nung event na yun, ng conference na yun, na para mas magkaroon tayo ng awareness. At ito yung nadadala sa ating iglesia. So, kasama ito sa, tawag dito, sa edifying ng universal church ng Panginoon, hindi lang sa local church. Now, ito, local church, na-edify tayo dahil sa nangyaring yun. So, dito na ako sa verse 25 onwards. So, sin can be dealt with, sin can be identified, it must be identified properly, sin can be dealt with, sin can bleed, therefore we can kill it. Sabi ni Arnold Schwarzenegger, if it bleeds, we can kill it. Sabi niya, ano pong movie yan? Predator? If it bleeds, we can kill it. Ha? Terminator ba? Di Predator yun. Mula sa puso. If it bleeds, we can kill it. Ibig sabihin, hindi immortal. Ito'y napapatay. Sabi ni Christ, oh death, where is thy sting? Nasaan ang iyong kamandag? Napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan at ang kasalanan. Namamatay pa lang kamatayan at ang kasalanan ay napapatay. We can overcome sin. So, I'm not talking about, don't get me wrong, this is not about perfect sinlessness. No. Ibig sabihin, pag may na-deal tayong kasalanan, we can overcome it. Mapaglaban-labanan to sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa ating pagtsatsaga, pagpapatuloy. And if we fall again, if we fall in sin, we can repent. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. We have access to the grace of God. Christ is our propitiation. Pinabanal tayo ng Diyos, therefore patuloy tayo maglinis ng ating mga pagkatao dahil tayo pinabanal na. So therefore, verse 25, Ephesians 4:25, therefore having put away all falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Tawid tayo sa chapter 5. In chapter 5, walk in love. Verse 1, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us, gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual morality and all impurity and covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this. Everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not become partners with them. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful
even to speak of the things that they do in secret. But when everything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, that for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. I had to read that. We studied that for weeks. Ephesians. Who remembered it? Naalala nyo? Doctrine in action? Tagal natin ito pinag-aralan. And to put it in our memory and in perspective, in connection dun sa seminar, sa conference in Atinan, kung gusto makita natin na, again, be reminded that dealing with sin is not just putting a period on it. Yung tapusin mo lang. Hindi. There must be a stoppage of sin and a continuance of good. Sabi doon, yung dating nagnanakaw, huwag na magnakaw. Hindi lang sinabi, huwag ka na magnakaw. O, hindi na nga nagnakaw, naging pabigat naman kasi wala namang trabaho, wala namang ambag sa lipunan. Gets nyo? No? Hindi sapat na tumigil ka lang sa paggawa ng masama, dapat gumawa ka rin ng mabuti. Hindi sapat na talikuran mo lang yung lustful thoughts. For example, as a married man, Dr. Jones, na bilang isang believer na lalaki, and for me, na hindi tumingin sa ibang babae, eh, hindi ko naman tinitignan yung asawa ko. Hindi ko naman siya ina-uphold, hindi ko naman siya minamahal. Hindi ko minamahal yung anak namin. Bali wala. Magiging prideful lang ako. Huwag kang ano dyan, ha? Hindi ako nang bababae. Diba? Ganun lang mangyayari. Magyayabang lang yung lalaki. E ang tanong, hindi ka nga nang babae, minahal mo ba yung asawa mo as Christ loves the church? Pag kinunti niyo yung Ephesians chapter 4, so verse 22 onwards, it's about loving, submitting between husbands and wives. Hindi lang natapos sa, oh, huwag ka magsinungaling. Magsabi ka na rin ng totoo. Hindi lang natatapos sa, oh, hindi na ako nagpipreach ng heresy. Eh, kailangan magpipreach ng truth. Okay, hindi na ako nagpipreach ng false gospel. Hindi na ako nag-share ng maling gospel. Eh, kailangan ka magtuturo, mag-share ng tamang gospel. Sin can be dealt with. But just half of the job to be done by believers. Kaya nga sa Ephesians chapter 2, verse 10, sabi doon, for we are God's masterpiece, workmanship. May prepare ang Panginoon na gagawin natin. So, ang take home ko sa conference na yon ay mas maging proactive. Kung minamortify ang sin, therefore, let's celebrate righteousness. Maging kind, maging mabait, mabuti. I-express natin yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun ang gawin natin. Kasi baliwala. Sa pamilya namin, kunyari, hindi nga kami nag-away. Kunyari, hindi rin naman kami naglambingan. Anong benepisyo nun? Steady lang kami. Diba? Para kang, okay, hindi na ako mag-yossi. Hindi na ako magbibisyo. Eh, hindi ka naman namuhay din ng healthy. Hindi ka kumain ng tama, hindi ka uminom ng tamang inumin mo lang, hindi ka natulog ng tama, mamamatay ka pa rin sa sakit. Hindi magre-recover yung body mo, dapat may ipalit na action kung meron tayong minomortify na sin. So, dun po natatapos yung sharing ko. Ang dami ko pang gusto i-share. May i-upload yata yung buong conference sa pagkakaalam ko. So, share-share na lang ng link. Okay? So, salamat sa Diyos. Baka may questions kayo? Meron pa tayong 30 minutes. Sagad na natin. Questions? Oh, insights pa. Ano, Rico, may tanong ka? Ah. Ano daw?
Resby kasi. Ayun. Baka may tanong. Pearl? Huh? Ano? Paano mga baby? Tanong natin kay Pastor Ezekiel. Ayun. Baka may insights? Naintindihan nyo ba ako? Mabilis ba ako magsalita? Malinaw ba? Yung notes ko, hindi ko pwede i-share sa inyo kasi mga ganun lang. Mga one-liner lang. Nagbabalik ako sa asawa, babe, ang dami kong notes. Pagtingin ko, ang dami nga. Oh. Tapos hindi ko naman ma-share kasi mga one-liner. So, mga outline lang siya. So, ewan kung mapapakinabangan nyo kapag share ko sa inyo. Ayan. Okay, kung walang tanong, mananalangin tayo. But I want to encourage you, brothers and sisters, that holiness is beautiful. Holiness is achieved by Christ and we can enjoy it. Righteousness, kindness, goodness, lahat ng fruit of the Spirit. May enjoy natin yan. Let's spur one another, sabi doon, into doing what is good. For example, sa aming mag-asawa, pinagpapasalamat ko sa Diyos na may opportunity ako lagi na mahalin ng asawa. Ano yun? It is something to serve my wife, to love my, yung mag-ina ko. Ano yun, brothers and sisters? Lalo sa mga single men, no? Kaya pala sanctifying yung marriage. May sanctification na siya effect. Kasi may oportunidad ka na ma-express mo yung pag-ibig, yung mas maintindihan mo. Lalo nung nagkaanak ako, sabi sa akin ni Pastor Dan, mas maintindihan mo ngayon ang pag-ibig ng ama kasi ama ka na. Mas makikita mo yung picture. Yung gigil na gigil ka na, hindi mo matiris-tiris yung baby kasi biglang gaganon lang sa'yo. Tapos na yung galit mo. Ano? So, mas na naiintindihan ko siya. And gusto ko encourage, brothers and sisters, ang mga wife, mga alalakyan, ang wife natin ay kasama natin in mortifying sin. Salamat sa Diyos, may partner tayo in fighting sin. Hindi to individual fight lang, kundi ang isa sa mga na catch ko doon na ang paglaban sa kasalanan is a family affair, it's also a church affair. Hindi ka mag-isa sa paglaban sa kasalanan, pati yung kapatid mo kasama dyan. Yung family mo doon nag-start. So sa family worship, part ng mortifying sin, family worship, kasama yan. Kung puknat-puknat yung family worship natin, huwag tayong manghina. Ilaban natin, i-push natin na kahit papano masundan natin hanggang sa magtuloy-tuloy ito. Okay? And sa mga kalalakihan din, gusto ko, kasi syempre lalaki, gusto ko encourage kayo na, sabi ko kanina, katuwang natin ang mga asawa natin fighting sin, at hindi rin sila yung kalaban. They're not the enemy. Ganun din sa mga asawa, we are not the enemy. Okay? Magkakampi tayo, si Adan at si Eva, the reason why ang bilis nilang bumagsak, dahil, ano, hindi nila malamang, hindi nila na-appreciate yung sinabi ni God na, Adam, ang asawa mo ay helpmate. Okay? Hindi na protektahan ni Adan ang kanyang asawa. Instead of providing food na kakainin niya, napabayaan niya na si Eva ang mamimitas. Something like that. So, tayong mga kalalakihan, it's a partnership. At sa mga single, na may desire mag-asawa, again, marriage will not fix us. Hindi inaayos ang buhay natin ng kasal o ng pag-aasawa. It's always Christ at ang gospel ang nag-aayos sa ating mga buhay. So, maganda na mag-asawa tayo, magkaroon tayo ng mga pamilya. It helps and mas marami tayong avenue to glorify God and to bless God. Okay? So, kung ilang tanong? Wala? Okay? Gusto nyo ba yung tanong yung katabi nyo kung anong paborito niyang kasalanan? Wala naman sasagot siguro, no? Nilalabanan mo ba? Mali yun. Ayan, sige. Tayo lahat ay umuko at tayo mananalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na aming narinig ngayong umaga sa aklat ng Efeso. Salamat dahil may kakayanan kaming labanan ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi kami nag-iisa sa paglaban sa kasalanan. Nandyan ka, nandyan ang banal na Espiritu, nandito ang aming mga mahal sa buhay, ang buong iglesia. Salamat o Diyos dahil ito po ay
achievable sa pamamagitan ng biyaya mo, O Diyos. Hindi man sinless perfection ang maattain namin dito, pero yung trajectory namin in holiness, in righteous living, Lord. Salamat dahil meron kaming access dito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. O Diyos, dalangin din po namin na pagpalain niyo po ang mga organizers ng natapos na conference. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Sister Pearl na ginamit niyo upang makarating ako doon. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Dr. Mark Jones. Pagpalain niyo po siya at ingatan sa kanya pong pagbiyahe at ang kanya pong pamilya. Gabayan niyo po sila na patuloy silang maging pagpapala sa mga iglesia, Panginoon, at sa mga individual na mananampalataya. Ganoon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin ng pagsasalusaluhan namin ngayong tanghali. Pagpalain niyo po kami naghanda nito, maging kalusugan namin to, maging kalakasan namin. Sa ilamang papurit pagsamba sa pinakamataas at matamis na pangalan ng Amping Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen.